sa 12 milyong senior citizens ngayon, ay 4 na milyon lamang po ang nakakatanggap. Umakyat na sa 9.22 million ang bilang ng mga Pilipino na senior citizens o nasa edad 60 pataas noong 2020. Base po yan sa Philippine Statistics Authority data. Pero ilan sa mga ito ang hindi pa rin nakakapagparehistro sa National Commission of Senior Citizens. Ibig sabihin, may mga ilan sa kanila hindi pa rin e-enjoy yung kanilang mga benepisyo. Alam niyo kasi, ang mga senior citizen ay mababaw lang ang kaligayahan niya. Mm-hmm. Yun lang pong mapansin tayo ng gobyerno ay napakalaking bagay na po yun. Now, ang mga benefits kung tinatanggap natin, yung 20% discount po sa mga ating pangunahang bilihin, mga gamot, yan po. Saka yung mga pangangailangan medical at hospitalization, mm-hmm. Nabibigyan po tayo ng gobyerno sa ayon po mga gamot na gagaling naman sa DOA. Mm-mm. Yun po yung mga benefits na natatanggap ng ating mga seniors. Kasama na riyan yung ating monthly social pension para sa mga indigent. Mm-mm. Na kung saan po ngayon ay 500 na itaas po natin sa pamamagitan na naipasa po natin batas, sa isang taon po ay magiging 1,000 na Mm-mm. yung matatanggap ng mga indigent. Pero yan po ay naniniwala tayo na kulang yan kasi sa 12 milyong senior citizens ngayon ay 4 na milyon lamang po ang nakakatanggap. Mm-mm. Kaya sana po ako'y nananawagan sa presidente. Kami po ay nagpasa ng panukalang batas, yung universal pension. Mm-hmm. Na sana po ay mapagbiyan kami para lahat na po ng mga senior citizens, whether rich or poor, pensioner or non-pensioner, mm-hmm. ay makatanggap na po. Nabanggit nyo na rin yan pong pension, ano? Kasi alam ko may naipasa na po yung batas for the one, na i-increase ito sa 1,000 pesos a month. Again, only for mga indigent or mga mahihirap na senior. Senior citizens. Po. Pero wala daw po kasing nailagay sa budget allotted for this, kaya nananatiling 500 pesos pa rin a month? Apa. Ganito po yan kasi. Nag-lapse into law po kasi nung last year. So, nung po maging batas po, ay wala pang nailaan na budget. Dapat po yan, nauna kasi yung batas sa budget. So, mm-hmm. this year po, pinag-usapan na yung aming budget hearing. Sigurado na po, next year, 2024, ay tataas na. Matataas na po. Sigurado na po yun. Kasi ngayon po 2023, hinahanapan talaga ng pondo okay. para po maibigay yung 1,000. Pero talaga po walang makita. Pero pinapangako po natin sa lahat ng citizens na nakakatanggap ng 500. Next year po, sigurado na.